Mga kabayan, may bagong pasok na naman tayong TV ito. So, binaligtad ko lang kasi bubuksan ko pa eh. Bubuksan ko pa siya. Mamaya-maya konti, pakita ko sa inyo kung ano yung magiging sira niya. Okay, ito mga kabayan, yung binuksan nyo kanina na nakataog, nabuksan na natin. So, titsikin natin yung board niya sa ilalim kung ano yung naging problema niya. Bakit wala siyang power. So, check muna natin. O yan. Positive yan. Sira talaga. Kasi dapat ang palo niyan black, red, red. Ito yung sira ng tubing to. Balik ko lang muna. Tapos chichikin ko lang yung ano, supply niya ng D+ kung okay. Titignan ko lang kung okay yung B+. Para malaman natin yung walang iba talagang problema. Pag gumalaw yung tester ko sa 100 volt, ibig sabihin may supply, ayan. Gumalaw siya. Okay siya sa B+. Walang problema. Tapos ngayon, sisit ko yung tester ko dito sa oscillation, sa base ng horizontal output. Para ma-check ko lang talaga na mag-oscillate siya pag kinabitan ng horizontal output. So, tingnan natin yung tester ko kung papalo siya. Ayan, gumalaw. Umabot siya hanggang sa 50. Okay lang yan. At least alam natin nag-oscillate. Okay. Kakabit ko na yung pyesa. Para matapos na ito, may isang ulis mayari. Saglit, may supply pa yung ano niyan, AC. Para malaman natin may supply pa talaga. Stirin muna natin. Lakas ang ground niyan pagka nahahawakan eh. Yun, hina na. Na. Tapos na. Okay. Dad. Tapos ulit natin yung ano niya. Ay, piyasa. Ito yun ang tornillo niya. Ito. Pwede na ito. Para lang ma-sure na okay, steering ko muna yung horizontal output. Para sure tayo na walang supply. Ayan, hindi gumalaw. So, okay lang to. Kasi may palo talaga yan. Ayan, ang normal. Normal siya. Tapos ito, wala. Okay lang. Masyadong ihigpitan kasi baka mag-crack yung ano. Yes. Okay. Thank you.
kamay ko. Mado na. Okay. Tapos, kailangan natin putulan kasi medyo mahaba yung usli ng pyesa. Putulan natin ng konti para hindi sumabit. Mas masabit ito minsan sa board eh, sa ilalim. Ayan. Tapos, linis. Para sure na walang mga tait-tait, mga sabit-sabit na hinga. So ngayon, okay na siya. Malalaman natin ngayon kung wala nang ibang problema kasi mag-u-oscillate na siya. Ito lang sa B+. Kailangan pag nagtitester tayo sa actual, yung isang negative ng test cord mo nakaground dito. Kabit yan dito lahat sa ano, board. Check natin. B+. Okay, tika muna. Hindi ko makita yung LED. Itong indicator na may power talaga siya. Ito natin makikita pag umilaw yan at saka namatay. Sabihin, nag-u-oscillate. B+. Okay. Makikita natin sa heater, hindi masyado makita sa video ko eh. May ilaw yung heater, ibig sabihin, karoon na siya ng power. Dito sa monitor ko sa ano, sa lamin ko, ayan, nakikita ko na medyo liwanag. Sabihin yung tube ko, gumagana na. So, okay siya. Ilan talaga naging problema. Ito. Yung horizontal output niya. Tapos para malaman ko kung talagang may tao, kuha ko ng monitor. Ligid lang. Power ko lang yung TV ko kasi doon ako kumukuha ng video para malaman ko lang kung may video na. Suplayan ko siya para makita ko na ito galing ito sa out ng video ng TV ko. Yan ang pinaka-monitor ko pang testing. Kailangan ingat lang kasi naka-live tayo. Live na lang, nakabukas yung board natin. Ingat lang sa connect pag kakabit kasi minsan sumasabit, tumatama sa inyong pyesa. Either adjustin yung screen sa playback. Parang liwanag. Impression liwanag. Adjustin ko yung screen. Kasi maliwanag yung ano, picture niya. Tignan ko lang kung okay. Yun. Medyo umuloy na yung ano niya. Medyo. Tapos, pakita ko lang sa inyo.
kasi parang out ang focus niya. Out ang focus. Adjustin ko rin yung focus ng playback. Kung makakaya pa. Maganda na lang talaga. Pero at least yung brightness niya, hindi na masyadong mataas. Okay. Nga pala mga kabayan, kanina hindi masyadong nakita doon sa, kita ba doon sa video ko? Yung ina-adjust ko kanina sa playback, ito yung screen, ito yung focus para lumino yung tao. Ito yung screen para sa brightness niya. Yun ang in-adjust ko kanina kasi masyado maliwanag eh. Ito yung playback. Ito yung playback. Ito yung itsura ng playback. Ito, inano ko lang. Tinupi ko lang. Yun ang itsura ng playback. Ito. So, okay na siya. Umandar na siya. Kabit ko na siya sa board niya. Tapos pakita ko sa harap. Naging resulta ng gawa natin. Mga kabayan, ito. Na-ibulit ko na dito yung board niya. Tignan natin sa harap kung okay yung picture niya. Fitting ko lang. Makita natin. Fitting ko lang. Tapos, kukabitan ko siya ng monitor. Video. Nasa sa akin. Tingnan natin. Okay. Okay. Tingnan natin lumabas yung tao. So, ayan na siya. May picture na. Lakasan ko lang yung monitor ko. Malaman natin kung may busis ba. #NPK Sabado 8 PM. Sa Jimmy for the Box, panoorin ang paboritong kapusong shows ng mas malinaw, mas makulay, mas maganda. Sulit talaga dahil may free additional features pa. Sauli na natin ito sa may-ari. Balikan natin ang simpleng buhay. Mga laro na kung saan tayong nagwagi. Mga pangarap na magandang yun. Investment lang sa ano. Family Guard. Kills 99.9% of viruses and bacteria. Sa mga hard and soft niya. Surfaces. Para may konting liwanag. Make every moment count. Family Guard. Okay. S.E. Johnson. A family company. Thank you. Mga kabayan, pa-subscribe na lang sa channel ko, Drumstick Official, para sa mga konting kaalaman, ma-share ko na sa inyo yung aking konting nalalaman sa repair. So hanggang dito na lang, mga kabayan, maraming salamat.